Ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo 630, kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 6 ng umaga. Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising na. Bango na. Gising Pilipinas. Gising na, bango na. Today's Tuesday. Hoy, ang bilis ng araw, Martes na po kaagad ha. Kahapon lang, umpisa tayo ng Linggo. Ngayon, nakaisang apak na tayo. Papuntang weekend! Gusto ko weekend na naman ulit. Si Alvin El Chico po ito, minus Damutian ang masa. Pagpasama naman po natin na nag-iisang Dennis Dato in the house. Hi Dennis, good morning. Good morning, Alvin. Ako, may rally pa ha, may tigil pasada pa ngayong araw ng Martes. Kaya bago na, gumising na. Sabi ko kay Camille, na si Dennis ang kinuha mo, yung palas. Sanay pala sa madaling araw pa kasi may programa pala kayo ng... Sabado. Sabado at Linggo? Hindi, Sabado lang. Ah, Sabado lang yung version. Mas maaga kami, 4 a.m. hanggang 4 to 6 a.m. Ah, okay. Kasi yung 6 na Sherian naman yun. Anong ganap? Kami naman, okay, yan tayo. Yan tayo. With Noel Alamar. Magandang gising, magandang umaga po sa mga taga-Alitagtag, Batangas. Oh my goodness, I didn't realize meron pala kayong 12 billion ba? 13. Almost 14. 13 billion. Almost 14 billion. Ano meron sa Alitagtag at meron Shabu'ng ganong... Shabu ba? Shabu. Sakay ng van. Ha? Pero padaan lang eh. Ah, sa checkpoint. No, so nahuli lang sa checkpoint. Sa Alitagtag. Ang destination, hindi talaga Alitagtag. Hindi Alitagtag. Saan papunta? Ah, hindi natin malaman kasi yung barangay, yung pinagkrusan, actually malapit sa amin yun eh. Saan sa inyo? San Pascual. Magkatabi. San Pascual, Bawan, Alitagtag, Cuenca. And, isang galing yun. Yun lang, hindi alam. Hindi pa sinasabi sa report eh. Patay tayo dyan. Anong meron dyan sa Batangas? Bakit nahulihan kayo? Galing bang Batangas? Yun ang hindi pa rin alam. Is it safe to assume na galing sa Batangas or napadaan lang sa Batangas? Saan mapapunta? Papuntang south, papuntang north? Walang binabanggit sa report. So, parang 14 billion? Oh my goodness. Ang dami nun ah. Parang yun daw ang pinakamalaki sa kasaysayan. Kaya na-promote on the spot yung police ano? Chief of police. Oo, naku po. Diyos ko po Lord. Mag-ingat po tayo ha, kasi yan po pag napunta yan sa kalye, pag napunta sa ating mga kababayan ay dalawa lang yung resulta niyan, either mamamatay yung gumagamit niyan or madidisgrasya siya at umang disgrasya siya. Ganun ang epekto ng illegal na droga sa katawan eh, di ba? Yes. At bakit, tatanong ko lang, bakit iisay na huli? Yun na nga. Wala ba siya kasama? Wala, driver lang. Oh, courier. Courier. Inglesero pa. Inglesero ba? Oo. Parang Inglesero. Sa interview, English ang sagot niya. Oh, galing ah. Ngayon po ay Martes, April 16, 2024. Magandang gising Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Ako naman po si Dennis Dato. Magandang umaga, mga kaserbisyo. Narito na unang bugso ng ating mga panggising na balita. Muling nagtigil pasada ang grupong Piston at Manibela laban sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Marcos na hindi na palalawigin ang April 30 deadline at inaayos na ang sistema para hindi mahirapan ang mga tsuper at operator sa pagbili ng modernong jeep. Ayon kay Piston Deputy Secretary General Ruben Bailon at Manibela President Mar Valbuena, hindi consolidation ang solusyon sa problema ng transport. Unang nagprograma ang dalawang grupo sa UP Avenue sa Quezon City bago nagmarcha patungong LTFRB office sa East Avenue. Tirang kanilang magtungo sa Mindiola para magprograma pero hinarangan na sila ng mga pulis pagdating sa Welcome Rotonda. Bagamat bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng mga nagprotesta at mga tauhan ng Quezon City Police District sa Commonwealth Avenue, itinuring pa rin ng PNP na pangkalahatang mapayapa ang pagkilos. Itutuloy ngayong araw ng Piston at Manibela ang tigil pasada. So may deklarasyon na sila na tuloy today
Kasi kagabi parang na-monitor ko yun, wala pang katiyakan. Oo, mag-ano kung pa. Mag-uusap pa. Mm. Eh kaya lang, Martes na ngayon eh. So nagdeklara na sila na tuloy. Today. Oh, hindi may ano naman eh, may libreng sakay na. Yung MMDA naman usually papakalat ng ganyan, meron, ba? Meron silang 400 daw sasakyan na naka-standby. Ano bang sasakyan yun? Yung parang mga dump truck ni naman? Hindi, mga bus. Parang sinauna pa yung mga dump truck eh. Lalala mo yun, yung bata pa tayo, nagko-cover tayo, truck ng basura. Magandang umaga at happy birthday kay Chairman Artes. Oh. Birthday pala ng lolo mo. Ay. Binati ko rin kanina eh, pag-iising ko. Kaya pala may 200,000 pa birthday. Biro lang. Hindi tinanggap ba? Tinanggap. Ang nasa resibo, donation. Hindi ba sinabi na nga ni Lizada na bawal nga? Pagpabuya daw yata. Pero pag donation, pwede. Kasi sabi ni Chairman Artes, eh, yung mga motorcycle group, yung mga app, motorcycle app, nagdo-donate din, pero hindi naman daw ibig sabihin, libre. Ay, yung mga sila. Angkas ba yun? Ayan, yun. Pero hindi naman daw ibig sabihin, libre sila sa mga kaso. Yun. Ay, pero hindi ba parang ang pangit kasi nandating sa tao na parang nag-violate ka, kunwari purihin mo, tapos magbibigay ka. So parang nalinis kaunti ang pangalan mo. When in fact, ang pinagmulan yan, may violation ka. Yes. Eh, sabi naman ni Chairman, eh, wala naman daw conflict of interest. Happy birthday, Chairman! Happy birthday! Oh, may papansit ba kayo? MMDA ka ba ngayon? Ikaw nag-MMDA, di ba? Kahapon, nag-MMDA ako. Oh, may papansit ba si Chairman? Ay, hindi, naka-catering kahapon. Sad na. Oo. Ang bago, hindi pa ako napunta sa bago opisina maganda, ng MMDA. Maganda, napakaganda ng bagong MMDA. Tapos sa taas, kitang-kita mo yung Rizal. Saan banda ba yun? Sa may Julia Vargas, Ortigas. Deped, malapit? Pero malapit sa Meralco? Malapit sa Meralco. Sige. Eh, may pa-birthday sa inyo dyan, ha? Sige, ay, habang nagbe-birthday si Chairman Altes, ay sabi niya, wala umanong naging epekto sa mga pasahero ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston at Manibela laban sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chair Chofilo Guadis III, nabatay sa kanilang monitoring at maging sa pagbabantay ng MMDA at local government units, walang nakita ang mga stranded na pasahero at wala ring mahabang pila sa mga sakayan. Pero may nakaantabay pa rin anya sila mga bus para sa libreng sakay. Binalaan din ni Guadis ang mga PUV operator na hindi na sila pwedeng bumiyahe at maglabas ng jeep matapos ang April 30 na deadline sa consolidation. Posible rin umanong isyuhan sila ng show cause order na maging sanhi ng pagpapawalang visa o suspensyon ng kanilang prangkisa. Una nang inalunsyo ni Pangulong Marcos na hindi na palalawigin ang April 30 deadline para sa franchise consolidation. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hirap pa rin siyang makakuha ng impormasyon sa gentleman's agreement nina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sinabi ng Pangulo na iba-iba na ang mga sagot na kanilang natatanggap mula sa dating administrasyon at marami pang tanong tungkol sa kasunduan ang dapat masagot. Hindi, teka muna Mr. President, ang alam ko, dininay po ng dating presidente. Sabi niya wala kaming agreement whatsoever. So ang noted, very notable dito, mukhang naniniwala ang presidente, si Pangulong BBM, na mayroon nga talagang kasunduan. Yes, oo. Na patago lang. Ay, bakit talaga ayaw sabihin sa kanya? Eh kasi kung secret nga yun, hindi talaga sasabihin sa kanya. Wala namang paper trail. Ano ba talaga? Oo, ang tanong mo ngayon doon is ipinagkanulo ba ng dating Pangulong Duterte ang interes ng bayan nung nakaupo siya bilang presidente? Yun ang tanong doon. At kung yun nga ang ginawa niya, anong patunay? Kasi kailangan may pruweb, hindi ka pwedeng mag-akusa na wala namang papel. Eh, ang problema kung salitaan laang. Oo, salitaan laang. Paano mahahanapan? Paano mahahanapan ngayon? Kasi ang presidente, yan ang pinaka, para ano ba tawag doon? Siya ang pinaka-arkitekto ng foreign policy natin. Kasi may DFA, pag sinabi ng presidente, yan ang masusunod. Kung ano ang sabihin, susunod. Yun. Gagawan at gagawan ang paraan. Napansin mo ba, hindi ba body-body siya ng China? Oo. Parang salitan lang noong panahon ni GMA, maka-China tayo. Oo, CTE. Diba may, CTE, NBN-CTE. Noong pumasok si Pinoy,
Again, naman tayo sa China. Ayan. Nung pumasok naman yun si Duterte, labi-labi naman tayo sa China. Nung pumasok si BBM, US naman, parang palitan, salit-salit. Oo. Depende sa nakaupo. Pero ang talong nga, kung pinagkaluno ang Pilipinas. Yun. Paano mo ngayon patutunayan kung ipinagkanulo nga tayo ng dating presidente? Ang daling itanggi kung wala namang pirmahan. Eh, wala nga pirmahan yun. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa Gentleman's Agreement, di umano na posibleng nakmakompromiso ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tiniyak ng Pangulo na hindi niya kinikilala ang anumang kasunduan na pinasok ng dating administrasyon sa China. Isinusulong naman ang makabayan block sa Kamara na ipatawag at pagpaliwanagin si dating Pangulong Duterte sa kasunduan. Gusto rin ipatawag ng mga kongresista at iba pang opisyal ng administrasyong Duterte. Kausapin nga natin mamaya si Congresswoman Franz, anong pakay? Kasi nga kung wala namang patunay, o di parang sayang lang yung oras natin, magsisingilan tayo. Ididepensa lang naman ni Pangulong Duterte. Yan ang diskarte ko eh. Oh. Ako yung major architect ng foreign relations natin eh. O ano pakialam mo? Tsaka dadalo ba ang dating Pangulo sa patawag na hearing? Pwede naman siguro. Ba't naman hindi? Mga dating, bakit ba? Ano ba? Immune ba pag dating Pangulo? Di ba pwede? Oh. Akala ko si Kibuloy lang hindi pwedeng ipatawag sa... Hindi ba si Kibuloy hindi mahanap? Hindi pa rin mahanap. Eh, ayaw pumunta sa Kamarat, sa Senado. Mm-hmm. Kailan malaki nuknukan ng laking Davao eh? Kaya nga. Hindi ba yung nakapag-cover ka na sa Davao? Isa sa pinakamalaking syudad sa buong mundo yan. Mariose, paano mo hanapin yun dun? Yo, go! Minalita man ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ito sa kabila ng harassment at pambubomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga Pilipino sa West Philippine Sea at pag-aangki ng mga Chinese sa mga teritoryo ng Pilipinas. Tinawag ni Mayor Duterte na propaganda lang, Alvin, ng mga Amerikano ang issue sa West Philippine Sea at hinala o hinihila ang Pilipinas sa gusto nito at ng China. Dagdag pa ni Mayor Duterte, ang Amerika lang ang makikinabang sakaling magkagera sa West Philippine Sea dahil ito anya ang biggest seller ng mga armas. Tulad ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte, nagbanta rin si Mayor Duterte na mauubos ang mga Pilipino kapag sumali ang Pilipinas kapag nagkagera ang China at Amerika. Kilalang kaalyado ng China si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ang kapatid ni Mayor Duterte na si Vice President Sara Duterte, no comment, ay tikom ang bibig sa issue sa West Philippine Sea. Minsan na rin sinabi ng dating Pangulo na pirasong papel lang ang 2016 arbitration ruling na pwede niyang itapon sa basurahan. Actually, may himig ng katotohanan din naman. Sa totoo lang, aminin po natin, ginagamit lang din naman po talaga tayo eh. Sa totoo lang, parang larong chess, parang wala-wala tayong, parang pawn tayo. Ano bang tawag mo dun sa mga sa unahan? Pawn, di ba? Oo. Parang ganun lang po tayo. Eh kaya lang, nung kumapig tayo sa China, eh binastos lang din naman po tayo, inapilan din tayo, isang tayo lulugar. Di ba? Parang ganun lang din naman ang nangyari. Pero totoo yun, pag nagkaaway-away, naku, lagot tayo maiipit sa gitna. Pero anong choice natin? Naku, sabi ng Amerika, handa naman din tayo ipagtanggol. Sabi niya. Hanggang kailan? Hanggang saan? Diba? Pero ang nakaharap sa China, ang pinakamalapit sa China, Pilipinas. Sapul tayo kaagad. Saan ka tatakbo nun? Kailan ang choice mo naman? Wala naman tayong choice, di ba? Nakipag-alyansa tayo sa China dati. Hindi naman tayo nirespeto. Sa totoo lang, kahit chami-chami naman si Pangulong Duterte sa China, nirespeto ba tayo ng China? Hindi rin. Hindi. At mayroon silang sariling interes sa Correct. Atin. Diba? O ngayon punta naman tayo sa kabila, may sariling interes din ito. Wala, kasi kung tayo lang, hindi naman talaga natin kaya sa totoo lang. Yun ang problema natin. Correct. Pinayagan na po ng Department of Education ng mga teaching at non-teaching personnel na magsuot ng alternatibong uniforme dahil sa matinding tag-init. Ano bang pwede bang uniform two-piece? Pwede. Paano pang lalaki? One piece. Kaya mo ba? Sa advisory ng DepEd Bureau lang po, ano po, pwedeng gamitin uniforme ng mga guro ang mga colored DepEd polo shirts. Ayun pala eh. So polo shirts pwede na ginamit sa mga nakalipas na aktibidad tulad ng Brigada Eskwela, palarong pambansa o regional division at school conferences. At yan tanong doon, pwede bang i-shorts?
i-partner doon. Yung parang, naalala mo dati yung may police dati na parang tourist police, naalala mo yun? Meron. Naka-polo shirt, tapos naka-shorts, tapos naka-bike. Pwede siguro. Oh, pwede naman siguro. Oh, mainit eh. O kailan ba kasiraan ng mga bata yun? So, teacher, pangit ng legs mo. Pinapayagan ding isuot ng mga teaching at non-teaching personnel ang t-shirt na may logo po ng DepEd at matatag. Pero, ah, ito pala, nasagot yung tanong ko, Dennis. Oh. Dapat paresa nito ng kulay itim na pantalon. Ay, so, dapat long ano? Long pants. Mainit din. Oo, mainit din. Hindi, ay kako, parang dating sana is parang tropical na parang pang tourism side. Parang bulaklakin. O, di ba? Dito at siya. Bakit naman? Di ba maganda naman yun? Oh, summer eh, di ba? Summer eh, lito at yan. Pwede, tapo, pwede. Siyempre, hindi naman yung nuknukang iksi ng shorts. Wag naman yun. Yung pang pang beach naman na shorts. Ano yung parang maluwag na puti. Oo, di ba? Tapos nakasandals ka. Di ba? Pwede naman. Parang naglalakad-lakad siya sa beach. Sa beach. Kasi mga mainuknukan nga po ng init. Pati mga estudyante siguro. Mga estudyante ba, t-shirt at shorts, pwede na siguro. Parang naka-shorts naman ng mga estudyante sa elementary. Sa elementary. Sa high school. Ako nalala ko nung elementary ako, nagsushorts ako. Pag nagkaroon ka ng isip, parang nahihiya ka na mag-shorts. Diba? Kailan ka nagsimulang magpantalon sa school? High school, ano? Oo, parang kami grade 6 ata. Grade 6? Naka-shorts kami, no? Kaya hanggang grade 6, naka-shorts ka. Nahihiya ka na. Kasi mahihiya ka na noon. Kasi may isip na. So mga bata, huwag kang mahihiya mag-shorts, ha? Shorts muna dahil summer naman ngayon. Sa iba pang balita, hinikayat ni Senador Risa Hontiveros ang Philippine National Police na kansilahin na ang mga lisensya ng mga baril ng wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni Hontiveros na dapat kumpiskahin ng PNP ang mga baril ng mga tauhan ni Kibuloy na umano'y handang ipaglaban ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ipinakita rin ni Hontiveros ang ilang larawan at video ng umano'y training ng private army ni Kibuloy. Inuwestiyon ni Kibuloy ang umano'y pagbubulag-bulagan ng PNP sa sinasabing private army o kinuwestiyon ni Hontiveros ang umano'y pagbubulag-bulagan ng PNP sa sinasabing private army ni Kibuloy. Umapila rin ang senadora sa PNP na gawin ang lahat para maaresto ang nagtatagong si Kibuloy. Sinabi naman ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na pinalawak nila ang pagtugis sa puganting si Kibuloy. Sinusuyod na ng mga pulis ang mga lugar na madalas napuntahan ng wanted na leader ng Kingdom of Jesus Christ. Oy, andyan na si Haring Araw! Ang agang lumabas ng araw kanina. Usually, sanay ako na madilim pa na umalis ng bahay. Oh. At umalis ako kanina, mga quarter to... Maliwanag na. Maliwanag na. Dahil bayan sa summer. Haring Araw, please! Huwag masyado yung sikat, yung skin! Yung skin alam gold! Mo, yung, sabi ni Art Samaniego, eh parang tumaba at saka umitim si Doris. Hindi si Doris yan! Si Dennis Dato yan! Oh. Yung lola niyo walang driver. Makaalis ng paranyake. May sakit bigla. Nagkasakit po yung kanyang driver. O sana magawa ng paraan, ano? At makabalik naman bukas. Pero kung sakasakali naman hindi, Dennis Dato will always be here. Okay ka lang naman, di ba? Wala ka namang coverage ng... Magkano? Yun ang tanong. O, yung lugar, Langgado. Yan, oh, mga taga Mindoro, nakikilig niya. Go. Okay lang yan. Si, taga San Pascual, si Romina Abu Ariola, si Des Coronel Clemente, avid fan daw ng ABS. Magandang umaga sa mga taga Mindoro, both Occidental and Oriental. Alam po ninyo, nakikisalamuha ako paminsan-minsan sa mga taga Mindoro dahil sa... Kuryente. Brown. Oy, Alvin, kailangan kanila doon. Ay, may brownout na naman. Hindi, in generation rate ng Napocor, tataas o apektado. So, yung mga island provinces. Wala tayong magawa. Talagang ganun ang buhay. Ano? Kung gusto nyo na tuloy-tuloy ang supply, pero may brownout o wala? Ay, nung sa araw sa Occidental, nag-brownout. Pero maiksi. Ay, maghapon. Naku po. Sige lang po, pagkailangan ng tulong, alerto nyo lang ako. Andiyan naman si Dennis. Kung pwedeng gawan, gagawa natin para mapitikman lang ba natin? Oo. Yun lang naman ang role ng media. Mapitikman lang na aksyonan nyo. May petition na sila. Nag-petition sila. Na? Doon sa pagtaas ng generation. Ganun ba kalaki itinaas? Ay, malaki. Hindi kakayanin. Parang 4 pesos, 6 pesos. Per kilowatt hour. Sus Mariosip naman, ano? Magandang umaga siya, Dr. Carlo Lazaro. Kahit may strike, ang traffic pa rin. Anyari na, actually sa totoo lang kagabi,
matrapik dito sa area ng ABS-CBN. Si partner, oy, si Attorney Alan Barcena ng EDC. Attorney Alan, see you tomorrow. I see you later. May ano kami dyan, may seminar kami on net zero. Ayan, si Sir Idel Perez ng Batangas City LGU ng TDRO na nanonood ngayon. Punta na natin si Chinel! Kilala mo si Chinel? Sinong Chinel? Chinel! Ayan, Dominguez, ang ating Pag-asa Weather Specialist. Chinel, go Chinel, ba't wala ka sa Zoom? Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa ating lahat. So ulat panahon po muna tayo. So ngayon, meron tayong low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung trough neto ang nakaka-apekto dito sa Davao Region, South Cotabato at Sarangani. Dahil dito asahan natin magiging maulap ang kanilang panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulat. Samantala, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin magiging maaliwalas ang ating panahon pero magiging mainit at malinsangan sa tanghali at may mga tsansa ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius at ang heat index natin ngayong araw, asahan natin 42 degrees Celsius. Asahan din natin ang 46 degrees Celsius na heat index dito sa Midagupan City, Pangasinan. Ito po yung pinakamataas po na forecast po natin na heat index para sa ngayong araw. Yan po muna. Chinel, teka muna. May ano ka mo? May sama ng panahon sa nasa labas ba? Opo, yung low pressure area naman po is malayo naman po sa atin. Pero yung trough po neto, yung extension neto, yung nakaka-apekto po dito sa Midabaw Region, South Cotabato, tsaka Sarangani. So ibig sabihin, pwede palang magkaroon ng bagyo sa tag-init? Yes po, possible naman po. Last year po, magkaroon po tayo din ng bagyo month of May. Ano po, April po, nagkaroon po. Hindi ba pwedeng pabilisin mo na yan para mapawi yung init dito sa Luzon, Chinel? Hindi ko po kaya. Kahit hindi bagyo, kahit ulan lang. Hindi, may ulan yan. May pula, tinan mo. May pula, may ulan yan. Hilahin mo na yan, Chinel, para kamo mapawi ang mainit na panahon. Diba? Sa Metro Manila. Parang pinupuwersa mo si Chinel. Parang napapaisip si Chinel, anong gagawin ko? pero uulan today, hanggang kulimlim lang sa Davao region. Ayan po, asahan din po natin may mga pag-ulan po, mga pag-ulan din po may nakakaranas po. Hindi aabot sa Metro Manila? Ay, hindi po, masyadong malayo. Pero wag naman, tayo? Pero wag naman sanang magpapabahayan, ha? Wag naman. Pero sa Metro Manila kasi at sa Norte, tuyot na tuyot na. Tigang na tigang. Cover mo yan. Oo. Tigang na Chinel, kailangan ng diligan. Ang lupa. Yan lang po, wala po. Bakit gano'n na reaksyon nyo lahat? Natawa kayo, pati ikaw, Chinel. Tama naman na, si Dennis ang nagsabi, tigang na, kailangan ng diligan ng lupa, Chinel. Uhaw na uhaw. Yan. Ngayon nga po, matatagalan pa po kasi may nakita po natin, may reach of high pressure area din po. Kaya asahan po natin, patuloy po yung mainit po na panahon. Nape-pressure na siya. Dahil lahat sila nag-react. Masama mag-isip pa mga ito. Ibig sabihin, Chinel, tigang na rin sila. Kailangan na talaga namin ng tubig, Chinel. Thank you, Chinel. Maraming salamat. Chinel Dominguez, ang ating Pag-asa Weather Special. So bago mag-commercial si Nico, bagsik nandiyan na rin. Nico, go Nico! Wait lang pala. Go Nico! Yes, good morning sa iyo, Alvin. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng Quezon Avenue kung saan hanggang ngayon ay tukod pa rin ang daloy ng trapiko dito sa papuntang Welcome Rotonda. Ang nangyari kasi, Alvin, nag-camp out na dito sa kahabaan ng Quezon Avenue yung mga nakilos protesta na mga tsuper, pati na rin yung kanilang mga pamilya. No? So nandito sila, naabutan ko pa yung iba na natutulog dito sa kanilang mga jeepney at dito sa sidewalk. At patuloy pa rin naman yung ginagawang programa, palatuntunan ng mga grupo ng Manibela at Piston doon naman sa mismong Welcome Rotonda. Ngayon, Alvin, nakilala ko dito kasi nakita ko sila na nag-camp out dito, no? At nakita ko nandito sila sa gilid, sa sidewalk na natutulog. Itong pamilya ni Nanay Gina, sinabi ni Nanay Gina na yung kanyang asawa ay isang jeepney driver at nagbaboundary ito, hindi nila pagmamayari.
yung kanilang GP. So nagba-boundary yung asawa niya araw-araw, ano? At kasama nga dito ni Nanay Gina, yung anak niya, pati yung mga pamangkin niya, at siya nagbabantay nitong mga anak din noong ilang mga GP driver na kaibigan nila. Nay, nasa programa po tayo na Gising Pilipinas sa Teleradyo. Bakit po, Nay, mahalaga sa inyo na makilahok po dito sa kilos protesta po ng Manibela at Piston? Kasi po, dito po namin kinukuha ang pang-araw-araw na pangkabuhayan namin. At dito rin po nakasalalay ang pag-aaral ng aming anak. Tapos po, Nay, syempre kahapon ano, may baon kayo. Pero paano po ngayong araw? Kasi parang matatagalan pa po itong kilos protesta. Ano? Paano po yung kakainin nyo ngayon dahil po nandito kayo sa labas po at hindi nakapabasada po yung asawa nyo? Bahala na po, sir, kung paano ang kakainin namin ngayong maghapon, kung hanggang kailan po kami magtatagal po dito. Pero makikisama po kayo, makikilaho kayo sa kilos protesta kung gaano man katagal ang abutin po nito. Opo. Magtatagal po kami hanggang hindi nila binabawi no face out po ng mga jeepney. Okay. Sige po. Salamat po, Nanay Gina. Thank you so much po. Ayan nga, Alvin, ano, isa lang si Nanay Gina dito sa mga may bahay na kasama ng kanilang mga asawa na chopper ng jeepney na nag-camp out na dito sa Quezon Avenue. Patuloy pa din yung programa nga doon sa Welcome Rotonda. Kaya Alvin, abiso na rin sa mga motorista na kung dadaan sila dito sa Quezon Avenue, hindi makakatagos mula dito sa Quezon Avenue papuntang Espanya yung mga motorista. No? So kailangan nilang kumanan dito sa isa sa mga kanto at eskinita dito sa Quezon Avenue kasi may rerouting na naginawa. No? Nakabarikada na kasi ang militar at yung hanay ng mga polis doon sa Welcome Rotonda, kaya hindi sila makakatagos ng Espanya. So ibig sabihin, Nico, ang nagpapatraffic dan yung gobyerno din. Akala ko naman ang nagpapatraffic yung nagkikilos protesta, ang nagpapatraffic pala yung formation at yung nilagay dyan ng mga pangharang ng pulis. Nico! Ay, nawala. Di ba parang gano'n ang paulit. Alvin, yes, isa nga yan sa nagiging sanhi na matinding traffic dito kasi binarikadahan nila itong boundary mismo ng Quezon Avenue at Espanya. Pero sa mga dumadaan kasi dito sa Quezon Avenue, makikita nyo, Alvin, dito sa ating live chat para sa mga taga-subaybay natin sa Teleradio Servicio, one and a half lane lang ang nadadaanan ng mga sasakyan dito kung sila ipapuntang Espanya dahil sakop ng mga jeep na nakagarahe na nagkikilos protesta yung nasa tatlong lane nitong Quezon Avenue sa bahagi ito malapit sa Welcome Rotonda. So, one and a half lane lang yung nadadaanan ng mga sasakyan dito kaya masakit talaga. Naku, Diyos ko, masakit sa ulo yan. Saka ng mga kamapahin na. Bakit sobrang dami naman ang pulis ata? Pati mo na lang, palusutin mo na lang yan, tapos papuntahin mo sa kung saan, igiya mo papunta saan, at least kahit papano nakaka-flow. Ang layo pa naman yan sa Malacanang, kung Malacanang nga yung Pakay, di ba? Doon kayo sa Malacanang magbanda. Di bawal naman nga kasi doon sa Malacanang. Ibig sabihin, pag pinausad mo, marami ka pang pwedeng pa-divertan sa kanya. At is hindi siya natiting. So may ano na pala, may rally na at this early, Nico. Yes, Alvin at Dennis, no? Patuloy yung rally dito sa Welcome Rotonda. May mga programa nga sila, may mga kumakanta at maya't maya ay sumisigaw yung mga nanonood nitong rally ng No to Jeepney Face Out at Laban. At pagpapatuloy daw ito ngayong maghapon. Okay, thank you. Maraming salamat. Si Nico Bagsik. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Bango na! Gising Pilipinas na! Ang katuwang mo sa bawat hamon. Alamin natin mabuti kung anong paraan na gagawin. Handang magbigay ng lakas. Pagpadala ng video o picture ng inyong mga napapansin sa paligid nating bansa. At tulong sa bawat Pilipino. Anytime sana ay matulungan natin. Ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Araw-araw sa Kabayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa Teleradio Servicio at Radio 630.
Sa kalsada lang ang tingin ha, para sure na safe ang trip mo. Ayon kasi sa pag-aaral ng Metro Manila Accident Recording and Analysis System, isa sa mga pangunahing sanhi ng aksidente sa kalsada ay ang human error. Kaya bago bumiyahe, siguraduhin kumpleto ang tulog. At bawal uminom ha, magsalamin din kung malabo ang mata. At kung may sakit na maaaring maging sanhi ng kawalan ng kontrol sa manibela, ay mas maiging huwag magmaneho. Tandaan ang tips na ito para kapag nasa kalsada, lagi tayong may safe trip. Pulsuhan ang reaksyon ng bayan. Nako, isa pa sa hindi matapos-tapos na usapin, matatalakay natin yan. Sa mga issue at impormasyong nakaapekto sa bawat Pilipino. Eh baka ang ma-ipromote natin yung controversial na Pilipinas sa halip na tayo dagsain ng turista, hindi tayo puntahan. Dito sa Pintig ng Bayan. Kasama sina Johnson Manaba at Joyce Balancho. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAP, Cable Link at CNET Cable, 183 cable providers nationwide, TFC, I Want TFC, at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod, mga kaserbisyo. Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising! Pilipinas na! Kausapin muna natin si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Magandang umaga po sa inyo, Kong! Maganda umaga, Alvin, at kay Dennis. Good morning. Opo, kwentuhan nyo nga po kami. Ano po, ituloy na po ba ito ang pagsasagawa po ng congressional probe kaugnay sa sinasabing gentleman's agreement ng dating Pangulo sa China? O kailangan pa aprubahan ito ng liderato ng Kamara? Yes, oo. Early this year, no, nag-pass tayo ng resolution, House Resolution 1216, no, to investigate etong sinasabing big secret deal ng Duterte administration with China. So balita namin ito ay pinag-uusapan ng liderato ng Kamara and soon ay i-hear sa appropriate committee. Ito ay nasa rules pa lang, ano, nasa rules committee at inaasahan natin na sa pagbubukas ng Kongreso or even earlier ay matalakay ito dahil very urgent matter ito, no. So, ibig sabihin, our national security. Opo. Ibig sabihin, yes. Kong, wala pa tayong kasiguruhan kung tuloy nga yung investigasyon. Wala pang sinasabi sa inyo, go yan. Magpatawag na tayo ng mga testigo, pati si dating Pangulong Duterte, patawag natin. Wala pang ganun. Yes, wala pa kaming nare-receive, no, na notice or ano or invitation galing sa committee. Ay, sino-sino po ang posible nyo ipatawag kung sakasakali, Congresswoman? Oh, siyempre Dennis, yung dating Pangulong Duterte, siyempre yung Foreign Affairs Ministry or Secretary that time na panahon ni Duterte, yung DND, at PCG at iba pang mga related na agencies. Ano po yung pinakatalagang kakalkalin niyo? Yung kakalkalin niyo din sa anong gusto niyo talagang malaman? So, gusto natin talagang malaman kasi ito early, nung last December pa, no, sinasabi kasi ng China na meron silang agreement with the Philippines. So, hindi naman tinukoy, pero nagsalita dito si GMA, yung mga anak ni dating Presidente Estrada, na wala daw mga ganon. At naging tahimik, no, si President Duterte doon sa sinasabi natin na ano ba itong tinatanong natin na secret deal with China. So gusto nating malaman ano nga ba talaga exactly, whether verbal or kung may written yan. Gusto nating malaman yan kasi sobrang lakas ng loob ng China, no, doon sa mga harassment, coercion, pambobomba ng tubig sa ating mga PCG, Navy at iba pang mga sa ating mga fisher folk. Eh, Congress... Kaya talagang gusto nating malaman ito. Eh, Congresswoman, si Pangulong Marcos na nga nagsabi, kahit siya, walang makuhang mga impormasyon sa dating mga opisyal ng Duterte administration, paano pa po kayo?
Well, kapag ito ay nagkaroon ng House probe, 'di ba, magkakaroon ito ng ma-authorize ang ating yung committee at ma-compel itong si President Duterte na sabihin kung ano ito, otherwise ma-contempt siya kapag hindi siya nagsabi ng totoo. Pero kung sakasakali man, sige, pagpalagay na natin na may verbal agreement kami kasi wala mang papel, hindi ho ba? So what? Ano ang konsekwensya kung talagang ang merong kasunduan si dating Pangulo at yung China? Well, dahil ito ay in aid of legislation, so makikita natin ano ba yung pwedeng gawin, di ba? Ano ba yung pwedeng ipagbawal sa mga Pangulo or sino mang mga nasa authority na makipagkasundo o maging verbal man ito o written na against the interest of the Filipino people. So yun ang gusto nating malaman, makita at kung makakapag ba tayo ng dagdag na budget para mapalitan natin tong BRP Sierra Madre, dahil alam nyo, Alvin and Dennis, simbolo itong BRP Sierra Madre ng ating sovereignty, di ba? So hindi pwedeng mawala ito doon sa kanyang kinatatayuan, dahil kapag nangyari yon ay talagang magiging malaya na ang China na sakupin din itong lugar na ito. Opo. Kaya gusto natin talagang ma-probe ito kung ano pa yung bete nating gawin para ma-proteksyonan yung ating national territory. Kasi kung parang mixed signal, sabi ni dating Secretary Roque, mayroon daw may gentleman's agreement. Sinupalpal naman siya ngayon ni dating Presidential Legal Counsel Panelo. Sabi, wala ganun. Kaya hindi mo malaman sino bang nagsasabi ng totoo. But even the former president said, walang kasundo ang, alam mo yun, yung dokumentado. Walang ganun. Kasi ang daling itanggi. Walang papel. Walang papel eh. Kumbaga sabihin lang ni... Yes, tama kayo doon. Madaling itanggi yan. Kapag ito ay mga press release lang, nagtuturuan sila. Pero kapag nagkaroon ng house probe, mapipilitan sila magsabi ng totoo. Kaya sa akin baka lang kakoy magsayang tayo ng oras na ang ending lang pala, parang chismis lang naman pala. Sayang yung oras natin sa Kongreso, di ho ba? Sabihin ni dating Pangulong Duterte, si Harry Roque ang busisiin nyo, siya nagsabi, di ba? Well, tatingin naman natin pag-usapin naman ng national territory, sovereignty, siyempre national security rin at stake ay mahalaga at hindi ito, tingin natin ay magiging signifikante yung time and effort na i-devote natin dito sa probe. So ibig sabihin, hindi masasayang yung oras ng kamera, yung oras ninyo, kahit magpalitan lang tayo ng akusasyon, haka-haka, kuro-kuro, may silbi pa rin, may halaga pa rin. Yes, oo, tama ka Alvin, dahil ito in aid of legislation naman for future, no, na pwedeng gawing batas or whatever na pwedeng mga policy ng ating gobyerno kaugnay dito sa foreign policy sa China man at iba pang mga bansa. Maraming salamat, Representative Franz Castro ng ACT Partylist. Thank you ma'am. Maraming salamat po. Thank you, Alvin and Dennis. Good morning! Ayan, parang feeling ko naninimbang yung liderato ng kamera. Itutuloy ba natin ito? Baka wala naman tayong mahihita. Kung ang presidente nga, walang nahita eh. Yung presidente pa, napaka-makapangyarihan nun. Kung patatawag yung mga dating opisyal ng Duterte administration, patatawag din ba ang China? Ayan. Hindi, pwede mo ipatawag yun. Kaya lang, pwede niya sabihin, hindi, may diplomatic immunity kami. Hindi kami dapat kasali dyan. Agreement, maglabas kayo ng kasundo ang papel na pirmahan. Di ba, Robert Mano at Jervis Manahan? Si Robert ba nakamonitor? Nagmamonitor. Aga-aga. Pag matatanda na talaga, talagang maaga ng nagising, pag medyo may edad na. Ay, may edad na din talaga yan. Si Jervis o si Robert? Parehas. Magandang umaga sa iyo, AC Cute. Lulugar tayo sa kung saan ang atin. Anak nga siya ni Rodrigo Duterte, mga Manchurian puppets. Uhulihin kaya ng PNP si Kibuloy. Yung regional director nila doon, kaibigan daw niya. Baka drama ek-ek lang yung gagawin nila. Sa Twitter po yan o sa X. Governor, bakit nga hindi makita-kita si Kibuloy, no? Iba yung hinahanap. Hinahanap ba talaga? Sa mata lang sa salita. Kesa sa gawa, sa salita. Diba? May sabi lang na hinahanap.
Maganda, magandang umaga. Buksan mo yung social media mo, batiin. Saan ba? Batiin. Hindi, yung sa personal mo. Ha? Ah, personal. Habang nantay natin si LTO Chief Vigor Mendoza. So, may good news po. Sa mga lahat ng kukuha ng driver's license, may available ng plastic card. Aba, na, ikaw ba nag-renew ka ba? Oh, pero plastic ang sa akin. Ay, galing. Awa, diba? Na. Iba ikaw. Na ang may kilala. Ay, diba? Wala ako. Pumila ako. Yung totoo. Pumila ako. Nakakuha ka? Swerte mo naman. Nakakuha ako. Pero dito ako, hindi ako dito sa ISAB. Dito ako sa mga... kasi dito mahabang pila. Doon ako sa mga probinsya. Mga maliliit. Na walang tao. Diba? Buti may card pa, may plastic pa. Meron pa. Marami sa ating mga kababayan, papel ang kanilang driver's license. Ako, hindi kaya napunit na. Magandang umaga sa iyo, Marla Vergara. Ganun din kay Elsie Balyon. Where's Doray? Nakakamiss yung Joker sa tawa niya early in the morning. Ginagawa na po ng paraan, ha? Master Amadeo, magandang umaga din sa inyo. Love listening to Paano by Dulce. Aga-aga. Kupaner. Ayan eh, wala akong mga messages. O, di punta na natin. Gusto natin lahat natin mga servisyo ay may safe trip. Ayan. Safe trip. Hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Alex, agahan namin ngayon, ha? Nasaan ka ngayon, Alex? Nakikiyam na. Yeah. Kala ko nakikitigil pa sa akin. Naku, tingnan nyo naman mga kaservisyo. All set na tayo, o, diba? Wow. Ah, saan yan? Saan yan? Naku, thankful Tuesday tayo ngayon dito sa May Petron, Bagong Araw. Bagong chance na magbigay ng regalo at saya dito sa Petron, Mindanao Avenue Extension. Talipa pa! Quezon City! Kasama pa rin natin syempre ang Fudgy Bar at Rebispo sa pamahagi ng kaligayahan at kasiyahan sa ating mga kaserbisyo. Pero ha, bago natin i-announce ang ating safe trip tip, paalala, doon sa mga nanalo ng 10,000 pesos na ating pong mga katsuper na syempre loyal na loyal sa Radyo 630. Congratulations! Kina Reynaldo Austria, Baba Rolando, Christopher, Rafael Espina, Julian Galvizo, Raymond Duante, Judy Garcia, Edwin Lantaco, Luli Caprejas, Celso Cartel, Orlando Bacani, Romel Rivera, Rogelio Maurera, Federico Ocampo III, Jeffrey Lim C, Georgie Alejo, Cecilia Chua. Ayan na, maaari nyo nakiklaim ang inyong 10,000 pesos. Pumunta lamang po kayo sa ground floor ng ABS-CBN compound Sergeant Esguera Street, Dulumaan, Quezon City, from 9 a.m. to 5 p.m. At hanapin lamang ang napaka-pogi, napaka-tangkad na si Sir June Martinez. Kaya naman hintayin namin kayo na i-claim po ang inyong papremyo. At ito na nga mga kaservisyo. Para po sa ating safe trip tip today ay tungkol naman ito sa awareness. Dahil syempre no, mahalaga na aware tayo sa ating paligid kapag tayo ay nasa kalsada. Nagmamaneho ka man ng sasakyan, ng tricycle, ng motor on track, naku, dapat ay alam natin ang nangyayari sa ating paligid. So, iwasan po na makipagkwentuhan ha sa cellphone habang nagmamaneho dahil mahahati ang inyong atensyon o kaya naman ang pakikinig sa earphones o headphones dahil nawawalan tayo syempre ng pandemic sa ating paligid. Kaya focus lang po tayo para lahat tayo ay magkaroon ng safe trip. Bukas po, April 17, 2024, nasa Petron Commonwealth Avenue, Fairview, Quezon City po tayo. Kaya see you there, mga kaservisyo. Muli ito po, si Alex Baltazar. Back to you, Alvin and Dennis. Baki ulit mo nga, Alex, kung saan kanila pwedeng makita. Ay, oo naman. Syempre, bukas ha, sa Petron Commonwealth Avenue, Fairview, Quezon City. Ilista nyo na po yan, ha, para hindi kayo maligaw. Dahil alam naman natin, Alvin and Dennis, naku, kung Petron location lang ang pag-uusapan, napakarami at kalat iyan sa buong Pilipinas. Ganoon kasi kamahal ng Pilipinas o ng Pilipino ang Petron. Kaya naman, ha, bukas, wag po kayo magkakamali. Commonwealth Avenue po tayo, ha, sa may Fairview, Quezon City. Ang Petron ang may pinakamaraming istasyon sa buong Pilipinas. Actually, ako, Petron lagi ako eh. May nagpaparinig ka kay Alex, ha? Thank you, Alex, thank you. Maraming salamat, Alex Baltazar. Safe trip. Hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 187448 Series of 2024. Magandang umaga sa iyo, Dr. Mario Festin. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas.
Gising na! Lika na! Gising-gising Pilipinas na! May gusto ka bang i-flex? Pwedeng sa TV, pwedeng sa online, pwedeng sa vlog. Kasiyahan, katawanan, or kahit ano pa yan. Kayo po, diba? Eh, meron din gustong i-share sa amin. Baka pwedeng i-kwento nyo na rin. Punta ka na rito, sa share ko lang. Meron kayong mga gustong batiin, for shout-out, congratulations, o, diba? Good evening, good morning, good everything to everybody watching. Ako si Nix Bustos. At ako naman po si Roxanne Luz. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alauna sa Teleradio Servicio at Radyo sa Istret. Una ang umaga mo sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Mainit na balita ang ihahain ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas. Alas 6 ng umaga, back-to-back sa balitaan ang Teleradyo Servisyo Balita. Kasama si nakabayang Lolly De Castro at Joyce Balanzo. Alas 7:30, tuloy ang servisyo at talakayan sa kabayan. Kasama si kabayang Lolly De Castro, alas 8. Hihimayin ni na Johnson Malaba at Joyce Balancho ang mga issue sa Tintig ng Bayan. Alas 9, public service ang ibibida ni na Bernadette Sembrano at Winnie Cordero sa Tatak Servisyo. Alas 10:30, ang kukumpleto sa tanghalian mo. Ito ang bagong balita at servisyong hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Servisyo, ang puntahan ng bayan. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 0919-278-3000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ako pinipigilan, Bea, ha? Kapaka-ano nyo, ha? Magandang umaga sa'yo, Richard Merck! Kami ang sabi ni Richard Merck, ayaw mo kong co-host idol. Pero hindi natin natutulog si Richard Merck. Araw-araw gising. Magandang umaga sa'yo, ASEC Vigor. Mendoza II, ang hepe po ng Land Transportation Office. ASEC, good morning po. Good morning, Alvin. Opo, may good news tayo sa ating mga parokyano. Ano po, pag kumuha ba sila ng driver's license today, meron na silang plastic card na makukuha wherever in the Philippines? Yung mga expiring po ng April, no? Tsaka yung mga nag-expire na po nung nakaraang taon na Abril hanggang Augusto of last year, no? Pwede renew yung kanilang lisensya at kunin yung plastic card po nila. Teka muna, bakit po may specific time period lang na pwedeng makakuha ng plastic cards niyan? Limitado pa rin po ba? It's both on the supply side and supply side, kasi hindi naman isang bagsakan lang pinapadala sa atin ng ating supplier, no? In fact, ang nag-supply sa atin is 1.6 million out of 3.2 million, no? So hindi natin on the supply side, hindi naman natin kaya i-cater lahat ng backlog of 4.1 million in one blow. On the operation side naman, kung sasabay-sabay po natin yan, magdadagsaan po sa ating mga opisina, eh hahaba po ang pila. So binabuti po natin na medyo staggered basis to meet the supply side as well as the operation side concerns. So pakiulit nga po, sino lang ang pwedeng pumunta ngayon at pumila dyan? Pakiulit po yung period. Opo, yung mag-expire po na Abril, itong buwan na to, April, pwede na po kayo mag-renew at kunin yung plastic cards nyo, no? Uh-oh. Yung mga nag-expire po noong April 2023 until August 2023, no? Yung may natitira pa na hindi pa nag-re-renew at kinukuha yung kanilang plastic card, pwede na po kunin hanggang April 30 po yan. That is your deadline. After April 30, itong mga lisensyang to ay mag-expire po yan at may penalty na po after April 30. Eh, ASEC, si Dennis Dato po ito. Dennis, opo. Opo, yan po ba pwede na sa lahat ng LTO sa buong bansa o baka dito lang yan sa Metro Manila?
Hindi po. In fact, lahat ng regional directors mo natin, nandito po kahapon, we made sure. Meron po tayo mga pockets of problems, no? Mga district offices, may konting problema, but papaisa-isa lang po yan. No? But as a whole, dapat po yan, anywhere in the Philippines po yan. So ano po, papakita lang yung papel nila na lisensya? Papalitan. Yes po, kung saan nila nakuha yung papel nila, doon din po nila kunin yung kanilang lisensya. So ilan yung available for this month? Ilang praso? Abot po tayo ng mga close to 3 million. Marami-rami din. We anticipate yung ating supplier will deliver the bulk po itong Abril na to. Nako, pag dumagsayan sa mga LTO offices. Hindi close to 3 million. Pero ang backlog natin ay? Ay, a total backlog po natin 4.1. Hindi pa nga sapat. Kasi kung 3, may isang million ka pang kulang. Meron po tayo mga nakaabang na supply na naparating. No? So, kamasama na po yan. Itong first 3.2 million, tapos meron pang kasunod after that. So ibig mo sabihin magtutuloy-tuloy na, eventually, mahahabol na natin kasi hindi siya, ang number kasi hindi siya natitinga, Dennis eh. Mm-hmm. Dahil buwan-buwan or araw-araw, may nag-i-expire eh. May nag-i-expire. Ang monthly po natin na nag-expire, roughly around 550,000 a month po yan. Okay. So anong feature? May bago bang feature itong driver's license? Yung driver's license ko na bago, parang ang pangit ko dito eh. Go ahead. Ayoko mag-comment dyan. Baka naman natural na yan, Alvin. Ang salbahin nyo, chairman, ha? Huwag mo na ipilit, Alvin. Joke lang. Pampagising. Oo nga. Anong may bago bang feature yan o pareho pa rin? It's the same feature as last year, pareho rin this year. Okay. So, hinahanap ko yung driver's license ko, Dennis. Hindi ko nga mahalap. Wala ka naman yata ang dala eh. Hoy, meron! Huhulihin nyo ito, Asik. Meron si Alvin. Meron yan. So, ngayon, gano'n ba katagal na tenga yung papel? Ano po? Gano'ng katagal po na papel yung hawak ng ating mga driver? Tagal po. Kasi nawalan po tayo ng lisensya noong April 2023. Tapos, nabuksan po yan until September, until nagkaroon po ng injunction yung korte. Paano yun? Di bawas na po doon sa, kung 10 years ang validity na lisensya mo, baka ilang taon na lang natitira, hindi ba pwedeng, extend? Hindi naman. So po, automatic extended naman po yung lisensya nyo, so valid pa rin naman po yan during the period. So paano po, ASEC, pag baka dagsain ang mga tanggapan ng LTO sa iba't ibang parig ng bansa, handa ba ang LTO naman sa pagdami ng mga kukuha ng lisensya? Meron tayong implement, no? Just in case magdagsaan, sobra-sobra, we are launching siguro mga next week, pero nakita ko na, halos handa na yung appointment system para pagpunta nila, sila na nakagad, similar to what's being done in other government agencies to appointment system. Pangalawa, meron rin tayong nilunsad at we're starting to accredit itong courier system. No? Mm. They can choose among the various accredited couriers kung gusto nila ipakourier na lang namin sa kanila. Tapos yun lang, babayaran na lang nila pagdating sa bahay nila. Oo. Baka mamaya sa dami, yun naman mga computer nyo ang sumablay. Well, kasama po yan. No? That's why we nakaabang na po tayo ng new printers. No? Nakipag-coordinate kami sa aming mother agency, DOTR, for the acquisition of new printers. Mm-hmm. Para bandang June, bagong printers naman nagpapasok natin dyan. Ayan, that's good. May iba ko. Yung sa kaso ng mga nagtitigil pasada, I think you also issued a statement about them na kapag, paano yun, pag wala na silang prangkisa, paano mangyayari sa kanilang rehistro? Wala na. Kasi utos ng presidente yung mas lalo pang striktohan yung implementation ng colorum. No? Pagdating ng Mayo, pag wala na gusto ng prangkisa, we will seek the advice of LTFRB on this matter. Magiging colorum po sila. Masasama na rin po sila sa mga ino-operate namin colorum, no? Kung wala na sila pong partisa. Ibig sabihin, sa simple salita, yung mga jeep nila pwede nang i-impound ng LTO kasi colorum siya eh. Parang ganun. That's right. Hindi lang po yun, no? Kasi hindi lang namin ini-impound, no? We will also file criminal action, no? Kasi ang colorum ngayon, may batas po tayo na nagbibigay ng 6 na taon na
kulog, no? Pag ikaw ay nag-ooperate ng colorum meter. Eh, pero libo-libo pa yun, Chairman. Ang dami pa nun, ha? Nung mga miyembro ng piston at saka ng manibela, parang kawawa naman din po sila pag na-impound. Alam nyo, wala namang mawawala mag-consolidate, no? Hindi naman nila, it will not take immediately naman na kailangan nila bumili ng bagong sasakyan, no? Walang mawawala sila, mag-consolidate sila, o tuloy pa rin ang kanilang takbo. Hindi po ninyo na itatanong really no si... harm. If you, kahit paano mo isipin, balik-balik na rin mo, no? Panalo sila pag nag-consolidate sila. Oo, hindi nyo po na itatanong si ASEC kasi alam nyo yung issue dahil dating kinatawan nito ng ano eh. Anong, one utak eh. Alam niya yung issue ng mga public utility jeepneys. Opo, I understand their concern. I understand their apprehension. Eh, manigurado na lang sila. I mean, wala namang mawawala pag nag-consolidate. Consolidation lang naman ang inihingi ng ating gobyerno sa ngayon. Okay. May tinatanong si LC Balyon sa iyo. Alvin, pakitanong naman si Chairman, mag-change address ako sa driver's license, plastic card din ang may issue sa akin. Pag may mga pagbabago sa mga impormasyon, anong gagawin nila? Opo, we will change the plastic card po yan. Magbabago po siya. Mag-a-apply po siya ng change of address, no? Yun lang po naman po yan. Ah, okay. Pero ang suggestion, kung hindi naman siya nagmamadali, eh kung pwede, pagpaliban muna niya, no? Maybe sometime May. Yeah. Pasimulan muna na, kasi itong mga birth pains na pagsisimula ulit ng cards, no? Baka pag pumunta siya, baka humaba ang pila niya. So, baka pwede na pagpaliban ng Mayo, by which time, medyo normal operations na tayo. Ay, hindi. Pero paano yun? Kung nag-expire ang kanyang lisensya ng Abril, ibig mo sabihin sa Mayo pa siya mag-apply, so technically wala siyang lisensya. Pwede niya gawin sabay na. Renewal and change of address. Sabay na. Okay, sabay na. Pero kailangan mo pa rin, kung nag-expire, halimbawa today, ang lisensya mo, hindi mo pwedeng i-take kasi sabi mo, sa Mayo mo na si Kasuin, di ba? So technically, expired ka. Hindi, oo, kailangan. Before April 30, kailangan i-renew niya yan. Ayun. So days lang talaga. Pero isa na lang, baka nagtatanong, baka daw may palibagong bayad yan, ASEC. Hindi, pag ikaw yung nag-review na, card na lang kukunin nyo, wala na pa yung bagong bayad. Ayun. Baka kasi singilin na naman eh. Thank you, ASEC. Maglalabas tayo ng complaint number, no? Kasi kanya, baka may biglang maningil na dagdag, no? We will launch our action on the spot para dun sa mga complaint ng ating mamamayan tungkol sa aming mga tao. Baka may naniningil na hindi dapat, and they can send their complaint to that number. Ay, sabi pala ni Lito, ASEC, pahabol ko na rin, may good news din daw ba sa plaka? Eh, hindi ba may backlog din kayo sa plaka? Sa motosiklo po, merong malaki-laki po ang backlog natin. Pero sa motor vehicle, na-iron out na ho namin sa mga dealers, no, na dapat in 5 days, pag lalabas ho ng LTO yung plaka, yung mga natang dokumento, so we require the dealers naman to give it to their buyers within 3 days. Dapat nasa, pag sinumatotal mo yan, kailangan total rin mga 10 days. Dapat nasa bayad na po ang plaka from that time, nagbayad po ang buyers po nila, yung mga motorista. So starting next week po, iikot ko kami sa Madler para i-review yung kanilang mga dokumento kung totoong ginagawa nila yung kanilang obligasyon na ibigay kaagad yung plaka sa mga motorista. Iikot kami sa mga district offices na nag-i-issue ng plaka to make sure na in 5 days, nakalabas po yung plaka. Hindi po, nagmumotor po ito eh, si Lito. Ano po? So, ang laki pa ng backlog sa motor. Kung newly acquired motor yan, maybe for the last 2 years, sa kanya. So, we will review that also. Pero matagal na yung motor niya, let's say 2014, kasama ho siya sa backlog. Naku po, magkano pa ba karami ang backlog natin sa plaka sa motor? Nagsimula tayo dyan, Alvin, last year, taut natin 11 million plus, no? Ngayon sa 9 million plus, nabawasan natin ng mga 2 million. 7 million? Malaki pa rin, inahabol natin. Oo, medyo malaki-laki. Siguro yun yung susunod niyong targetin bilang ano? Oo. But again, it's not just the supply of the plates, no? Kung supply of the plates lang, madali yan eh. It's more of the production side kasi limited din yung aming plant capacity, capability, no? So yun din ang aming damdak. Nakaka 40,000 plates lang tayo every day. Okay. But we have to cater to both the current demand pati yung backlog po natin. Medyo yung current demand natin lumalakas rin po. We're doing around 10,000 vehicles a day, no? So, in terms of new plates. So mga 200,000 yan isang buwan.
So that adds to the pressure of catering to the backlog of motorcycles. Hmm. Asek, may isa pang issue may eh. Bubble pa. Sige, last 2 minutes. Sige, go. Yung, di ba, nahuli si dating Governor Chavit Singson, nakita niyo yung armored vehicle niya. Walang walang plakat, may mga blinker. May action ba ang LTO dito, sir? Yung sa pagpasok ko sa busway, may ticket na po yan. No? So may proseso ng tatakbuhin yan. Yung iba nag-report sa akin nga, yung kumirestrado na yung sasakyan and everything. No? Yun po, check natin no? Kung all the papers are in order. Mm-hmm. Kasi may blinker-blinker pa eh, di ba? Bawal yun. Ngayon, pinapatupad na po natin yung administrative order ng Malacanang sa bagay na yan. Uh-oh. Dapat wala akong blinkers, sirens, dome lights. No? Kahit na police or LTO kayo, pinagsabihan na natin yung mga tao natin, unless emergency, ay di nyo pwede gamitin yung mga blinkers, dome lights, at sirens. Yun. So sisilipin nyo po yon yung kay Governor Singson? Opo, opo. It's now being looked into kasi may mga reports ka. Mm. No? Tapos we will ask the people to explain. Opo, opo. Sana nga po dahil ito hayagan, nakita na sa video. Oh. Eh, no? Eh kung ordinaryong mamamayan lang yan, ay lagot yan, impound yan, di ba? Huli ka agad yan. Pero dahil nga, syempre, Chavit Singson yan, siguro dapat pakita din natin na pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas, Asek. Hindi natitinag. Opo. Oh. At saka, knowing the governor, eh, kung talagang nag-violate siya, sasagutin naman po niya yan. No? So, nagkataon lang po nung hinuli, ang charge sa kanya yung entering the busway. Eh. Oo. Oh. Mm. Pero isang... after the fact na lang yung investigasyon tungkol sa pagre-registro ng kanyang sakyan. Ayan o, may binigay. Isang linggo na po nakalipas sa ASEC. Baka meron na kayong resulta ng investigasyon ng LTO. Ang hirap po kasi wala kaming lead, no? Wala, just the vehicle. So ang trace ho namin dun sa supposed manufacturer. Oh, okay. Kung ano yung kung sino to manufacturer na to. Sila din eh. Sila din po manufacturer niya, yung Baluarte Motorworks. Baluarte Motorworks. Opo, opo. Siguro by next week ho, meron na tayong resulta niyan. Ayun. Thank you, Asek. Thank you po. Maraming salamat, Asek Vigor Mendoza. Maraming pong salamat. Thank you. Good morning. Second, ang happy po ng Land Transportation Office. Yung iniwasan lang naman natin na porque Chavit Singson, eh parang malamya ang responde. Eh baka mag-donate lang din sa LTO. Kasi isipin ng tao, eh, porque mayaman yan, hindi ganyan lang. Saka takal na isang linggo na, ha? Oo. Eh, bakit wala pang, ano? Parang hindi maganda yung sabihin na parang wala pa kaming lead. Eh, hindi pa yun, malinaw naman po sa video. Saka ang hirap daw alamin kung sino manufacturer. Eh, di ba sinasabi na dating governor kanila yun? Ay, magandang umaga po, Attorney Joseph Pamitan ng Department of Trade and Industry. Dennis, babatiin ko lang, nagbi-birthday. Oh. Oh, happy birthday. Sa cameraman ko na si Ricardo Dizon. Oy, si Rick. The third birthday ng lolo mo ngayon. Saan magpapakain niya? Ay, urutin mo na. Ano na sinasabi ko sa iyo, urutin mo na. Rick, happy birthday! Nagpakain sa amin kahapon eh. Sa inyo lang? Sa restaurant, ha? Chinese-Chinese ang kami. Mapera. Sabi ko ako na magbabay, hindi ako, may pera. Nag-cameraman yan sa akin eh. Eh kaya nga. Ba't hindi ako pinapay? Oh, eh, sabihan mo na. No, routine mo na. Hanggang 7:30 ako. happy birthday, Rick! Happy birthday kay Annika Enso. Nandiyan ang radyo. Diba si Annika? Happy birthday sa iyo, Annika. O, yan naman pala eh. So, masaya po ang araw ngayon mga taga-teleradyo dahil may nagbi-birthday. Alam na this. Diba? O, alam na. Ayan po, nagpalakpakan na. Ha? Napilit na natin. Ha? Sabi ni J.R. Abrohena, July 2023 ko pa nabili yung kotse ko until now wala pa rin kaming plaka. Hybrid vehicle. O, sinasabi ko sa iyo, Gemma, yan na naman. Magpapel ka na lang din. Ha? Di plaka. Ay, papilin din. Pwede. Di ba pag naulan? Di ba nausin dati yon nung walang plaka, isusulat na lang sa papel. Hindi, laminate. Kasi mababasa yan. Sige, go. Meron ka dyan. Mula kay Lina Gising, Pilipinas. Magandang morning, Pilipinas. Happy Tuesday, Sir Alvin Alchicon, Sir Dennis Dato, and Ma'am Doris Bigornia. Regards to you every day watching and listening. Thank you. Magandang umaga, Mariel Takaoka. Ohay, gozaimasu. Tokyo 8 degrees. Cloudy. Buti pa yung Tokyo. May 8 pa rin. Single digit pa rin. Go. Mula naman kay
Maritea C. Good morning, Sir Alvin and Ma'am Doris. The pacifier duog where Where's Ma'am Doris? We'll miss her. Walang driver yung lola mo. Sabi ni Marcela Elenzano, magandang gising Pilipinas, kapamilya, Katela Radyo, kasarbisyo forever. Hello daw mga kapamilya sa Toronto, Canada at Malu at Dagupan City, hottest city in the country. Nakikinig din, nanonood si Nona Damian. Yan, suki yan. At si Ma'am Raquel, pabati daw si Ate Kong si Miriam Piniero Bisco. Ito na. Nang happy birthday. Salamat po always watching here in Bagumbayan, Santa Cruz, Laguna. Ito naman watching from Consolacion, Cebu at forever kapamilya daw. Ako si Julieta Umpad. Yan. At si Beauty Critic. Magandang umaga po pero determinado at mabuti nangyayari ang mga pangarap at saloobin. Thank you. Okay ka na? Okay na. Okay na. O, reglo ah. Po tayo ha. Muli magandang gising Pilipinas mga kaservisyo na tayo kalawang bugso ng ating mga panggising na balita. Muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa ikalimang sunod na linggo. Halos piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel, 40 centavos sa gasolina at 85 centavos sa kerosene. Nagbabala rin ang clean fuel na walang asang rollback sa susunod na Martes. Sa halip na mumurong lalo pang tumaas ang presyo ng langis sa world market dahil sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Although gusto ko ibalita sa inyo, aba maganda yung reaksyon ha, bumaba pa. Ah, oo, yung reaksyon ng merkado sa magkano, world magkano market. Hindi, first day pa lang eh. Sa unang araw pa lang, magandang pangitain yun na bumaba pa. Ibig sabihin, siguro nararamdaman ng merkado na mukhang hindi naman re-rest back. Si Israel. Si Israel. Kasi pag rumes back yun, eh matindi yun. Alam mo naman yun. Ay baka matagalan na namang bakbakan yan. Sasaklolo naman ang Amerika sa Pilipinas sakaling may Pilipinong sundalo ang napatay sa anumang uri ng pag-atake sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinaliwanag ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na ipapatupad ang Pilipinas at Amerika ang Mutual Defense Treaty kapag may Filipino serviceman na namatay sa pag-atake ng kahit sino man laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Pangulo, gagamitin ng Pilipinas ang MDT kung ang pag-atake ay kagagawa ng foreign military o foreign militia laban sa mga Pilipino. Mariing kinukundina ng Amerika at Pilipinas ang Gray Zone Operation ng China sa West Philippine Sea na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangisdang Pinoy. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang kanilang katapatan sa konstitusyon at chain of command. Ito'y matapos manawagan si dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa militar na iatras ang suporta sa Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paro'y giniin ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na profesional at may katapatan sa konstitusyon at chain of command ang mga sundalo. Mandato anya ng AFP na protektahan ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas, gayon din ang taong bayan at sumunod sa rule of law. Tiniyak din ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo ang katapatan ng mga pulis. Umapila rin ang opisyal sa mga politiko na huwag isali sa uniform personnel ang politika. Pinaimbestigahan naman ni Camiguin Congressman Jerdin Jesus Romualdo si Alvarez at ang posibilidad na makasuhan ito ng sedition. Matapos manawagan sa mga sundalo na iatras ang suporta sa Pangulo, pag-aaralan naman ng Department of Justice kung posibleng makasuhan si Alvarez. Actually, yun yung unang tanong na pumasok sa isip ko eh. Nung narinig ko yung soundbite ni Congressman Alvarez, may problemang legal ba yun? Kasi abogado din si Alvarez eh. Oo. Pwede ba yun na manawagan? Halimbawa, ay! AFP, umalis na kayo dyan kay Pangulong Marcos. Mag-withdraw kayo. Pwede ba yun? Eh, di ba, baka daw si Dishon. Pwede bang ikatanggal niya bilang, congressman pa ba siya? O, congressman siya. Pwede bang ikatanggal niya yun? Ay, ibang proseso naman ibang yun. Proseso naman yun. Kasi parang nangyari kay congressman, sino yung nagtatago, yung nahuli doon? Si Tevez. Tevez. Eh, di ba, inalis yun? Oo. Sa roles ng, ibang proseso pero, naman yun. Pero baka naman sabihin, karapatan ko lang magpahayag. Ayun na nga. O maya-maya may makakausap tayo eksperto. Ano po ha? Oo. Kasi can anyone just say, halimbawa may mga nagrarally dyan. Halimbawa ang piston, di ba nagrarally ngayon? Oo, yung mga militante. Magsisigaw yung piston dun sa Welcome Rotunda ngayon na iwanan nun niya yan si Pangulong Marcos. Huwag na kayong umanib dyan at mag-aklas tayong lahat. Seditious ba yun? Seditious ba yun? Ayun.
Go. Eh, nagbayad siya laban ng tax. Inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa 75% ang naghain ng income tax return para sa 2023 sa pagtatapos ng deadline ngayong araw. Kasunod nito, tiwala ang kawanihan na maaabot ang higit 3 trilyong pisong target sa pagkolekta ng buwis ngayong taon. Ikinatuwa naman ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang maikling pila at mabilis na proseso para sa ITR dahil mayorya ng mga taxpayers ay nagsumiti online. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na nasa maayos na kalagayan ang 4 na Pilipinong kabilang sa mga tripulante ng cargo ship na MSC Aris na kinugkob ng Iran sa Strait of Hormuz. Sinabi ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak na bumalik sa kanilang normal na duty sa barko ang mga Pinoy seamen at may sapat silang supply ng tubig at pagkain. Nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs na nakikipag-usap naman sa Iranian government upang mapalaya ang mga Pinoy. Sinabi pa ni Kakdak na nakakausap na nila mga kaanak ng mga Pinoy seamen at inatasan sila ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin maibibigay ang pangangailangan ng mga ito. Nakaangkla na ang MSC Aris sa Port of Iran at hindi pinabababa ng barko ang mga tripulante. Higit 2 toneladang sako-sako ng shabu ang nasabat ng mga pulis sa barangay Pinagkrusan sa Alitagtag, Batangas. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, nagkakahalaga ng 13 bilyong piso ang mga nasabat na shabu na pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Sa investigasyon ng Calabarzon Police, hinarang ng mga pulis ang commuter van na minamaneho ni Alohan Michael Zarate sa checkpoint sa barangay Pinagkrusan. Ito, tinatanong mo kung papunta saan. Patungo pala ito ng Parañaque City. So Metro Manila. Saan galing? Batangas siguro yan. Kasi wala namang ibang paggagalingan. So ibig sabihin, ginawa sa Batangas? Or may shabu laboratory ba sa inyo doon? Ayun niya eh. Di ba, dami dating shabu laboratory dyan sa Batangas. Diyos ko po. Tapos? Wala daw maipakitang lisensya nung mahalang sa checkpoint at hindi mapakali si Sarate. Paano kaya hindi mapakalito? At napansin ng mga pulis ang mga kargamento nito sa sasakyan na tinakpan ng lona. Pinatanggal ang mga pulis sa sospek ang lona at doon po tumambal sa mga pulis ang mga sako at plastic container na naglalaman ng mga tuneladang shabu. Inaresto ng mga pulis si Sarate at patuloy na iniimbestigahan kung saan galing ang mga illegal na droga. Sabi mo sabihin, by chance lang pala yun. Hindi yun parang may intel. Walang intel. Wala. Ang galing pagka malas-malas naman ang dapat Zarate. Ditong alamin ng mga pulis, saan galing at baka mamaya may malaking shabu laboratory na. Gano'ng kalaki, ilang tonelada ikaw mo? Daang-daang tonelada. Sa ako, 2 tonelada. 2 tonelada. Mabigat yun. Punong-puno yung van. So ibig sabihin, either sinip yan sa Batangas, kasi may port naman doon, or doon mismo ginawa sa Batangas. Malamang, may pagawaan yan. Ay nako, Governor! Governor Mandanas! Si Governor Mandanas ba nandyan? Pakicheck yan. Na lang po, no? Or di kayo yung PNP chief. Sino bang pinakahepe ng Batangas sa PNP? Or may PDEA din naman siguro sa Batangas? Meron, PDEA Calabarzon. Ayun. Pakicheck nyo po. Baka may laboratorio dyan sa inyo. Amuyin nyo dyan. Baka mamaya may mga warehouse dyan na... Nagtataka kayo bakit may nag-ooperate? Pag ang shabu laboratory, nakakasama ko sa operation ng shabu. At saka yung mga damo sa paligid, mga halaman natutuyo eh. Minsan nilalagay sa liblib, ano? Sa liblib lagi yan. Para hindi ilagay mo kaya sa dalampasigan. Pwede ba sa dalampasigan yung para yung simoy ng hangin, madadala siya ng simoy ng hangin. Floating shabu lab ganun. Pwede din. Pwede din. Sus Mariano. Steve Raz! Go, Steve! Alvin, aristado ang isang lalaki ng Antipolo Police na wanted sa kasong qualified rape sa barangay San Andres, Cainta, Rizal nitong Lunes. Ayon sa pulisya, residente ng naturang barangay ang 60 years old na suspect na isa sa most wanted ng probinsya ng Rizal. May warrant of arrest 6 lang suspect para sa kasong rape at paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa investigasyon, lumabas na noong 2017, unang minolestya ng suspect ang 15-anyos na biktima na anak ng kanyang dating kalibin partner. Pagkatapos ng isang taon, doon na nila ginawa ang paulit-ulit na panghalay at agad nagsampan ang kasong kaanak ng biktima.
Kulong ngayon ng suspect sa Antipolo Police Station habang inasikaso ang return of warrant sa Antipolo Trial Court Branch 17. Tumanggi namang magbigay ng payag ang suspect, Steve Raz, para sa Teleradio Serbisyo. Thank you! Maraming salamat kay Steve Raz. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! For the win ang mornings dito sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Mas maaga tayong babangon, maglilingkod at magbabalita. Kaya buksan na ang mga radyo at telebisyon, mga kaserbisyo. Igisingin ka ng pinakamainit na mga balita mula alas 4 ng umaga. Hatid ng Radyo 630 Balita, Lunes hanggang Biyernes. Pagdating naman ng alas 4 ng Sabado, sama-sama nating ibibida ang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hatid yan ng Yan Tayo. At pagsapit naman ng alas 4 ng Linggo, mag-relax at salubungin ang saya ng araw kasama ang mga kwento at impormasyon hatid ng Sunny Side Up. Kaya saan ka pa? Forever ang saya kapag nakatuto ka sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Ang pinaka-pinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli De Castro, pinarangalan ng Reader's Digest bilang most trusted radio presenter para sa taong 2024 para sa kanyang dedikasyon sa responsable at matapang na pamamahayag at serbisyo publiko sa radyo. So, pamunay pa rin po ang misyon na magbigay tayo ng balita na bago at totoo. Maraming salamat sa tiwala, mga kaserbisyo. May malalapitan, masasandalan, maaasahan at karamay sa oras ng pangangailangan. Andito sina Ate P, Bernadette Sembrano. Kapiling po natin ang ating mga serbisyo squad, tutulong at kakalinga. At Tita Winnie Cordero. At sabalang magbibigay sa inyo ng kwentuhang puno ng inspirasyon para maghatid ng tulong sa Tatak Serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Mga balita at impormasyon, unang ihahain sa'yo ng Teleradio Serbisyo Balita, kasama sina Kabayan Noli Di Castro at Joyce Balancho, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Gising na! Lika na! Gising-gising Pilipinas na! Magandang umaga kay Nomer Barikante. Nice to see Sir Dennis as co-host. Idol ko po yan, si Sir Dennis. Sino yan? Si Nomer Barikante. Finding Doris, happy Tuesday. Man. Hopefully, babalik yung lola niyo bukas, ha? Louis Basco is also in the house. Hi, Louis! Kumakain na ng bacon, pandesal, at warm water for breakfast. Di ikaw na. Bev H., happy Tuesday, mga kagising Pilipinas. A traffic rule for one should be a rule for all without exceptions. Chavit case may follow up, pero what about yung plate number 7? Wala nang update who's inside the car. Di actually yun, nag-sorry na nga eh. Driver ni Senator Cheese. Nag-sorry na. Ang hindi lang alam, sino nakasakay doon. Pero nag-sorry naman po, inamin na po niya eh, na napagamit ata yung 7. Ano? Kasi hindi naman siya yung... Wala daw, parang wala daw siya doon. Driver lang daw niya. Sabi ni Mayor Elgin Malalua ng Bungabong Oriental Mindoro. Mayor! Alvin, punta ka daw sa kanila sa Sokol River. Cool na cool. Bungabo. Di ba yun yung finiture mo noong weekend? Ayun, magandang ilog. Di ba may drought din dun? Hindi masyado ang Bungabo. Apektado talaga yung Bulalakaw at Mansala. Yung pinakadulo sa yung area. Bungabong? Medyo malayo. Paano pumunta dun? Manila, Batangas, Batangas, Mindoro? Yeah, biyahe. Layo. Mga ilang oras yun lahat-lahat? Kung Batangas, barko to Calapan, mga dalawang oras. Dalawang oras. From tapos, Calapan to Bungabong, mga isang oras lang. Hindi naman kahaba. Hindi naman. Pwede naman. Ano ka pa? Wala na. Kausapin na natin si Attorney Domingo Cayosa, ang past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Hi, Attorney Egon! Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo. Wala po si Bigornia ngayon, naka-leave, attorney. Kaya kami ni Dennis muna ang pagtsagaan mo, attorney. Pagtsagaan muna ko, attorney. Hindi, matanong lang, dahil syempre hindi naman kami abogado. Yung namotawi po sa bibig ni former Speaker Pantaleon Alvarez, kung saan nanawagan po siya sa mga uniformed personnel na i-withdraw na ang support
sa ating chief executive, sa ating commander-in-chief, yan ba'y pwedeng maituring na seditious o yan ay parte ng kanyang freedom of expression? And maingat si Attorney Alvarez at yung kanyang sinabi, kung itignan parang seditious nga yan. Ano? Kaya lang, finalify niya kasi ito sa mga adjectives eh, para hindi mapasama dun sa loob ng inciting to sedition. Mm-hmm. Paulit-ulit, sinasabi niya, peacefully withdraw. Yung sedition ho kasi, it must be tumultus, magulo, public na kuan na pamamaraan. Mm-hmm. Eh, ito peacefully. So, abogado talaga siya, ginamit niya ito. But hindi lang naman inciting to sedition ang pwedeng ikaso sa kanya eh. Marami pang mga iba, no? Ano po? Pwedeng gamitin nila. Kumbaga, bibigyan sila ng a dose of their own medicine, yung ginawa nilang anti-terrorism law noon. Kung palalabasin ng gobyerno na itong mga ginagawa na ito, pananalita, will cause confusion, fear, and terror sa mga mamamayan. Meron naman nababahala sa ganyan talaga. Pwede nilang gamitin yan. Pwede rin nilang sabihin na actually meron na tayong gera sa China. Kasi nga naman sinusundaban by use of force and intimidation ng ating mga isla, hinaharas ang ating Coast Guard at ating mga mamamayan sa ating sariling teritoryo. Hindi, parang gera na yan. So maaaring palabasin nila na treason ito, yung bang giving aid and comfort to the enemy in times of war. So maraming pwedeng gamitin sa kanila. Pwede rin gamitin yung inciting to sedition, kagaya yung ginawa ng administration noon kay Senator Trillanes, kay Mr. Jaime, yung blogger. Para lang ma-perfisyo din sila, no? But at the end of the day, strict kasi ang interpretation ng ating penal law. Eh, baka makakalusot din sila. So, siguro confident ang administration ngayon. Pinabaliwala lang nila. Anyway, kinabukasan kaagad-agad naman, sinabi ng militar, hindi kami susunod dyan. Loyal kami sa ating konstitusyon at mga duly constituted authorities. So, paano po kung si Congressman Alvarez ay manghikayat na, bumuuna ng grupo na nananawagan ng pag-withdraw ng suporta kay Pangulong Marcos? Ano na yan? Talagang krimen na yan, no? If the, yung pananalita is accompanied by overt act, so it could be inciting to sedition. Yeah, it can even be proposal to commit rebellion or sedition. Pwede rin ho yung kudeta, kasi nga ang kanilang hinihikayat na ngayon, members of the armed forces or PNP, yung mga armed forces of the Republic, kudeta ho kasi ang labas niyan eh. Pero hindi ko alam kung congressman pa rin siya. Hindi, congressman pa rin siya. Nakaupo pa rin po siya. Kung congressman pa rin siya, mas lalo kasi public official siya. Kasi yung kudeta is only committed by yung mga men in uniform and public officers, accessories. Kung sabihin po ni Congressman Alvarez, bahagi lang ito ng freedom of expression. No. Malamang, yan yung kanyang sasabihin. No? Yan yung mga ginagamit na defense usually sa mga ganitong uri ng mga krimen. At it will take a long time knowing our justice system bago mapatunayan ang guilt nila o kaya ma-absuelto sila. So, it's actually a political balancing of the present administration. Kung hindi naman sila onion skin, bayan mo, mag-ngaw-ngaw ka dyan. Anyway, kinabukasan, sasabihin sa'yo, tahasan, wala namang susunod dyan, hindi naman kami susunod. So sila din ang napapahiya. But so, it is sad because lalo na ngayon, very sensitive. West Philippine Sea ito, di ba? Takutin natin ang gobyerno. Talagang treasonous nga yan in layman's term, di ba? Para bang tinutulungan mo yung kalaban natin, yung mga sumasakop sa ating mga isla. Hindi maganda. Attorney, kung halimbawa may ordinaryong tao magsisisigaw dyan sa labas ng kanyang bahay na mag-withdraw na kayo ng suporta ninyo sa presidente, hindi yan seditious. Kailangan may ano-ano yung elementong hinahanap natin para maging seditious, ikamo? May intent, of course, which is for all crimes under the revised penal code. Plus,
Yung sedition kasi is yung publicly and tumultuously, yung magulong at public na gawain para madiminis ang poder ng gobyerno, di ba? Or a call to arms. Pag nanawagan ka na kunin nyo lahat ng armas ninyo, susugod tayo sa Malacanang. Yun, medyo pwede ng seditious. Rebellion yun. Rebellion na yan. Rebellion yun. Kasi gumamit ka na ng armas, gumamit ka na ng call to arms, inciting to rebellion. Yun ang pagkakaiba ng sedition sa rebellion. Kasi yung sedition, hindi kinakailangan you use arms or yung pwede kasi by force, intimidation or any method contrary to law. And both are crimes. Of course, matindi lang ang penalty ng rebellion. Ayun. So mas mabigat pa pala yung rebellion. Ngayon, siya ay congressman. So, ibang proseso naman po 'yon kung may mag-file sa kanya na isang miyembro din ng legislatura na hindi yan, yung hindi aktong congressman yung ginagawa mo, ibang hiwalay na proseso po yun. Pwede ho yan. Pwede rin an ethical conduct of a legislator. Sabagat kung ikaw ay kasama sa gobyerno, which congressmen are, dapat naman, you don't undermine the government. Lalong-lalo na ito as against a foreign power. Diba? Kasi yung premise nito, yung konteksto ata ng kanyang pananalita, natatakot sa China na pagyerahin tayo, maraming mamamatay, huwag na tayo pumunta doon, withdraw support to the from the chief executive, from the commander-in-chief. So attorney, sa madaling salita, may batayan para makasuhan sa si Congressman Alvarez sa kanyang mga sinabi? Pwede po. Pwede sa Congress, sa ethical part ng Congress, pwede rin revised penal court. Whether or not he will be convicted or found guilty is another thing. There is a process that should unfold. So kung ang tanong lang ay pwedeng kasuhan, pwede. Pero ang tanong ay pwede ba siya ma-convict? Ibang usapin yun. Parang ganun ang gusto sabihin ni Attorney Cayosa. To prove it is a different matter altogether. But mas madaling i-prove dun sa Kongreso. Kasi ang mga kwanyan, you are judged by your peers. Plus, of course, politics yan. So madaling magdesisyon, hindi naman proof beyond reasonable doubt yung mga charges against congressman in the House of Representatives. Ang criminal case kasi proof beyond reasonable doubt at korte ang huhusga niyan. At wala namang kulong doon, 'di ba? Ang pinaka-ultimate penalty naman doon sa kamera is expulsion. Pwede. Kasi ito seryoso ito, hindi ho ito it's because it affects national security and national interest. Ayun. So dapat pala maging maingat din sa pananalita tayo, lalo na yung tayo mga ordinaryong mga mamamayan. Halimbawa po, Attorney Cayosa, sinabing kakaiba po yung pag sinabi namang Marcos resign, iba pa naman yun. Pwede, iba naman iba yun. Kasi mga militante, ganun yung chant lang. Wala naman problema dun sa Marcos resign o kahit sino. Kasi freedom of expression, public accountability, at freedom of assembly at kung ano-ano. No? But binabalansin natin ito. Lalong-lalo na, kung sinasabi natin maingat tayong mamamayan, lalong mas maingat dapat ang mga leaders natin, mga political leaders natin. Because ito seryosong usapin ho ito, hindi ho naman kunwa-kunwari itong ginagawa ng ating neighbor na China sa atin. Alam na natin na at noon tinatago nila ito, ngayon lantad na. Nakikita na. As a matter of fact, many would consider it an undeclared war. Tama. Ay, nandiyan ka na rin lang. Anong basa mo dun sa sinasabing gentleman's agreement ng dating Pangulo sa China? Kasuhan mo rin o singilin mo rin si dating Pangulong Duterte na ba't ka may secret agreement na nagkanulo sa interest ng bayan versus China? O dahil verbal, wala tayong habol? Hindi. Pwede rin ho, because, you know, hindi ho naman ibig sabihin dahil hindi ka na, wala ka na sa pwesto, hindi ka na mananagot doon sa mga ginagawa mo nung nasa pwesto ka. Wala ho ganung prinsipyo. Walang immunity. Lalong-lalo ngayon, hindi na sa presidente. So, madali na lang siyang kasuhan. Now,
yung gentleman's agreement, if I may say, kung totoo ngayon, no, yung mga nalalathalaw, yung lumalabas ngayon, number one, it's not, it may be an agreement, but it's not between gentlemen. No? Pangalawa, mukhang na-compromise yung national interest ng ating bayan kung meron mang agreement na gano'n. Pangatlo, ang hindi natin maintindihan, ito very obvious regardless of intent, eh bakit hindi ito sinabi o kaya bakit ito linihin sa taong bayan o kaya sa mga susunod na administrasyon? Sapagkat ito ngayon yung matinding ano, na parang hindi ito sinabi sa akin. Normally, kung yan naman ay legit, eh, obligasyon mo din ng presidente na paalis, na i-brief yung papalit sa'yo, ano ba yung mga iniiwanan mong mga agreement, mga hindi pa tapos, yung mga tapos na, para guided sila. So, maraming mga issue dito, kaya siguro hindi na sumasagot yung kabilang kampo eh, kasi naiipit sila. But we're very happy na lumalabas mga ito at naagapan bago pa lumala ang sitwasyon. So ano pwede mo ikaso kay dating Pangulong Duterte? Kung meron man, kung totoo na may gentleman's agreement at talagang negatibo sa interest ng Pilipinas na nangyari, ano ikakaso mo sa kanya? Well, it could be yung anti-graft, pwedeng ganun, no? Yung abuse of discretion na o power niya as a president. Pwede rin hong hanapan siya ng criminal case, no? Ang treason kasi, ang limitation kasi niyan, ang treason, there must be war. But yun nga, hindi malinaw kung yung war na yan dapat ba declared by Congress o actual war. Ngayon, kung titignan din natin nangyayari, wala nang barilan, pero nakakasakit, nakaka-injure din yung water cannon, di ba? Yung binabangga ang ating mga barko. So, that could also be considered war. At kung yun ang gagawin ng isang namumuno, eh baka nga treason yun, di ba? Lalong-lalo na kung pasikreto. So, maaring gamitin ito sa kanya. But at the end of the day, since he did a political act siguro, ang mas masakit yan, eh yung husga ng mamamayan sa kanya, ngayon na lumalabas. It will be political. He will be remembered for these things that he did or did not do. Yeah, I would think so. It's more political. Thank you, Attorney. Maraming salamat. As always, napakagaling magpaliwanag. Attorney Domingo Cayosa, ang past president po ng Integrated. Thank you. Maraming salamat. So ganun, ano, ang basa ko doon, politika talaga. Hindi, yung sa legal, kain-kain. Parang yung abogado si Alvarez at saka si Pangulong Duterte, ay, parang prosecutor. Ay, pinag-aaralan na daw ng PNP pala at Department of Justice kung maituturing na si Tisius ang panghimo. Yeah. Maganda umaga sa iyo, Noriel Aragon. Ganun din si, birthday din pala ni Dariel. Si Dariel Kagiwa. Yung piloto. Happy ng mga piloto. No? Happy birthday, Dariel! O, ka-birthday yan. Pala si Ricardo eh. Go pardon. Yan, maganda umaga, Alvin and Dennis from Joji. Correction please, hindi yung militar ang nagpapatraffic dyan sa area lang Welcome Rotonda. Consider cost and effect jury. Yung unruly rallies ang cost kaya kinailangan magposte ng police at militar dyan. Simple lang naman ang usapan dyan. Batas yung vehicle modernization and they were given time to prepare for this case sa pagkontra lang sila nag-concentrate yun. Ipatupad ang batas without fear or favor. Hindi pwedeng sila lagi ang inuunawa. Tama yun. Pero ang diskarte ba, para mapigil ba sila, ay hindi ka ba nakakapag-cause din ng traffic? Kasi kung isang batalyon na nilagay mo ngayon dyan, o sino ngayon yung nag-cause ng traffic, kung mas marami pa yung vehicle ng police. Mas marami pa yung mga police kaysa nagrarally. Kaysa sa nagrarally. Ilan ba yung nagrarally? Abot ba yung 1,000? Walang abot yung 1,000 yung nagrarally. Pero parang narinig ko, 6,000 pulis ang pinakas. Ang tawag dyan, overkill. Palaging may ganyan po, no? Yung reaction natin, overkill. Baka daw malusutan eh. Hindi, ikaw ngayon nga nag-cos. Isa ka sa mga nag-cos ng traffic, ano po. Baka pulis na yung nagrarally. Sang katerba po kayo diyan. Kompleto, may mga baston at may mga pananggalang. Ay, may video ba? Kanina. May nakita mo ba sa video na mayroong gano'n? Anyway, mag-ingat-ingat po kayo ha. Ganun po talagang buhay natin sa Metro Manila. Ay talagang masasapul tayo ng traffic dahil na pag weekday. Kasi may pasok pa yung mga, may pasok pa ba ang college ngayon?
At mga elementary ba? Elementary wala na. Wala. Yung high school wala na. Wala. Oo, pero yung mga college, may mga nagsa-summer nung panahon kasi may summer classes pa eh. Oh, parang ngayon kahit summer, kahit bakasyon may pasok din eh. Ay, kahit, pasok pa rin. Kahit April, May, kahit March may pasok pa rin eh. Hindi pa nuknukan ng traffic po. Kaya good luck po sa atin lahat. Kasi nag-move up na nga yung calendar po natin. Anyway, wala pala si Kabayan. Kaya pala walang naninita sa amin. Sinong papalit? Si Robert Manodip. Kaya pala ang aga ng lolo mong so, gumising. So, mula Kabayan, kabaryo ngayon. Maraming salamat po sa lahat. Sa ngalan po ni Doris Bigornia, si Alvin Olchico po ito. At ako naman po si Dennis Dato. Magbabalik, salamat. Magbabalik po kami bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Bye! See ya! Bye-bye!